hello, hello, good afternoon. Kamusta po kayo, mga kapwa ko kasari, mga kapwa ko kanegosyo? Kamusta po ang ating weekend ngayon? So, guys, ito na naman ang inyong Inday, ang small but terrible na tindera ng bayan. So, ngayon guys, pag-uusapan natin, no, ang ating mga kapwa suki sa ating mga pamilihan, kung ano nga ba ang advantage at disadvantage kung sa kanila tayo bibili, na regularly tayo na bibili sa kanila, no? Pero bago po natin pag-usapan ang lahat guys, at bago ko i-share ang aking karanasan, bigyan ko muna ng pangmalakas ang shoutout ang aking 319 subscribers. So maraming salamat sa inyo guys, salamat po sa patuloy na suporta, at salamat po sa mga nag-subscribe na po sa channel ko. At sana po sa iba na hindi pa po nakapag-visit sa channel ko, please subscribe my channel, Girlie by Zach. And kita-kita po tayo sa ating mga susunod na mga videos. So ngayon guys, isi-share ko lang naman sa inyo, no, kung ano ang advantage at disadvantage kung doon tayo, kumbaga, regular na bibili sa ating mga suki. Like for example, sa bilihan ko ng itlog, mantika at saka asukal, isang ano lang po yan sila, isang tindahan lang po yan sila doon sa palengke. Doon po ako bumili. Ah, puti po lang. Puti ha, puti. Oh, si kuya, yan siya ang tagahatid ko. Uy, dagdagan mo doon. Puti mong mata. Ano, walo ka ganito? Oo. Buha. Dito ko bili-bili ng itlog, dito din ako bumibili sa kanila, mantika dito din, Max Glow dito din. So pinapahatid ko dito kay kuya si Waray Upay. Waray kwarta, Waray ngipin. So ang advantage lang kasi, kung kumbaga, kung doon ka nabibili sa kanila, yung parang priority kanila. Priority ka na nila, pagdating mo doon, bigyan ka nila ng magandang deal. Halimbawa, sa itlog, bibili ako ng itlog. So, ang ibibigay nila sa akin, yung bago. Kasi sasabihin ko, be, yung bago. Tapos, bigyan din nila ako ng magandang quality, yung malalaki. No? At saka isa pa, tulad ng bibili ka ng mantika, syempre, ano yon, medyo mabigat yon kasi bote yon, di ba? At saka asukal. Pag bumibili kasi ako ng asukal, minsan tagtatatlong kilo na tigwa 1/4 yun ang binibili ko. So maano na rin yun guys, mabigat na rin yun. So ang kagandahan lang kasi pag sa kanila ka, syempre makikusuyo ka, ihatid ka talaga nila. At saka sabihin, ate, akin na yan lahat ng ano mo, te, pinagbibili mo kasi mabigat, ako na magdala niyan, ihatid na kita. O di ba, mas malaking kaalwan para sa iyo. At saka isa pa, naging kaibigan mo na rin sila. Yun din ang inaano ko, eh, tinitreat ko rin sila, no? Yung kumbaga, bigyan ko rin sila ng halaga. Pinapahalagahan ko rin sila kasi sila din ang parte ng ano natin, parte ng buhay natin sa tindahan. Sila din ang bumubuo kasi kung wala tayong bilihan doon, kumbaga yung mga suki natin doon, wala rin tayong mabilhan ng paninda natin dito sa tindahan. Kung pinahalagahan natin yung customer natin dito, so papahalagahan din natin yung ating mga suki. Ang pangalawa din po guys, doon sa bilihan ng tinapay. So guys, dito ako binibili ng ano, no, hanggang si kuya yung may-ari. Wala yung suki ko na mag-asikasa sa akin lagi, si Jay. Absent si Jay? Sumasaktan. Bakit? Sumakit ang itlog? Napasubo. Ha? Napasubo. Napasubo o sumubo? Huwag mong bulin. Boy. Yan si kuya. Shout out kuya. Tatanggalin ko na lang po doon. Ano pa? Bigyan mo ako nito ng ano. Ito mabinto talaga to sa akin guys. Kuya, o tawa ng tawa o. Ito siya ang ano. Ito siya ang pumalit kay Jay. Ano ba? Doon. Pagdating ko doon, o ate, ano ganito, tapos pipili ako, be, yung malaking plastic, kasi minsan kasi sinasalpak lang sa maliit na plastic, ano na, ang tinapay, napisat-pisat na, sabi ko, be, yung malaking plastic, sabi naman, edi, syempre, pagdating ko doon,
pag bibili ako, alam na niya kung ano ang gusto ko na plastic. No, ganun, no. Tapos, pag may mga problema, pwede ka mag-approach sa kanila. I-accept nila yung problema. Katulad nung nakaraan, yung during ECQ, nag-close kasi yung suki ko sa tinapay. Naku po. Bumili ako sa iba. Sa ibang pwesto. Ngayon naman, itong katangahan, nagmamadali. Kaya nga sabi ko, pag nagmamadali, nagkakamali. Yan talaga. Nagmamadali ako, si tinapay na iwanan. Tapos ko nang binayaran. Sunod araw, kasi yun ang schedule ko ng pamili, kiniklaim ko si tinapay, may CCTV naman, hindi na nila ino-honor. Wala daw. Hindi na daw nila hawak yon kasi daw madami daw mamimili. Ang point ko lang naman doon, may CCTV naman. Siyempre makikita naman nila kung ano iayaw. Pero kung doon yung sa suki, alam nila na sa'yo yun. Pwede mo pang mabalikan. Doon, wala na talaga. Wala na akong magawa. Kasalanan ko man, pero ang inaano ko, hindi natin naiwasan na mayroon talagang time na minsan lutang tayo pag umaalis, lutang. Ganun, lalo na ako, Diyos ko, grabe, ang sign of aging ni girlie, umaano na ang aga-aga. Tapos, ang isa ding advantage doon, no, alimbawa, may mga, pagdating mo dito, yung item na nakuha mo kinabukasan, may ano pala, may something, katulad nung bumili ako ng pastillas. Pagdating ko, wala, anong nangyari dito? Hindi good yung quality. So, ang ginawa ko, binalik ko. Yun pala, wala pala yung ano, kumbaga, wala pala yung return. Wala palang BO doon. So, sabi ko, anong gagawin ko dito? Hindi ko nabenta kasi ganito. Tingnan mo itsura siya. Sige na, tiakin na lang. So, in-honor nila kasi nga gawa ng suki kanila. So, yun lang ang kagandahan, no? Yun ang kagandahan pag bibili ka regular doon sa suki mo. At saka, doon din sa gulay, pagbibili din ako doon, pagdating, ate, magkano dito? Ayun na, katulad sa talong, bumili ako, ate, magkano sa kilo sa talong? 30. Sabi niya, sige, 25 na lang sa'yo. O, di, naka-discount ako. Ganun, no? Tapos, yung balik tayo sa itlog, minsan pag aalis ako, nakalimutan si Trey, katulad ngayon, nakalimutan ko, bibili ako ng itlog, umalis ako. Ang purpose ko na umalis ako ngayon is bibili ng itlog. Sa kasamaang palad, si Trey na iwanan. Hindi dala ang bahay. Sana nadala si bahay para si Trey hindi nakalimutan. Pagdating ko doon, supposedly, ang Trey is papabayaran nila. Ang isang piraso is 5 pesos. E since nasuki ko naman, sabi ko, sige na, balik ko na lang bukas. Pahiramin niyo ko ng tray. Kasi nagtambak na yung tray ko dito. Kasi lagi ko talaga nakakalimutan yung tray. Nagtambak na dito. Ayaw naman nila ng ano, kumbaga ibalik sa akin na daw. Kasi ayaw na daw nila ng... di nagtambak na dito na. So ngayon nakalimutan ko, sabi ko, kuya, pahiramin mo ako ng tray. Balik ko na lang bukas. Mamamalingki naman ako uli bukas eh. O ayun, pinahiram ako. Dalawang tray kasi isang tray lang muna yung binili ko ngayon. Kasi nakakahiya naman. Ang hiram lang ako. So, dalawang tray kasi pang ano yun. Ipang ako yun eh. Ganun. So, yun ang kagandahan pag bumili ka sa mga socket mo, no? So, lahat naman tayo may karanasan na mga ganun. Ang akin lang na, sinishare ko lang kasi parang natuwa lang ako sa mga karanasan ko bilang isang tindera na ngayon, no? Yun lang ang ano ko. Tapos, katulad ng bibili din ako ng sigarilyo. Meron din ako doon, yung tindera doon sa naka-incharge sa sigarilyo. Pag mahaba ang pila dito, kasi bukod kasi ang counter ng sigarilyo at saka yung sa grocery. Pag mahaba ang pila, tinatawag niya ako. Sabi niya, dito ka na, te. Lalo na pag ang bibilihin ko is kapiraso lang. Kahit hindi ako bibili ng sigarilyo, tinatawag niya, te, dito ka na, te, kasi mahaba ang pila. O, ganun. Kasi nakaanok tayo doon eh. Kumbaga, sa araw-araw natin na pamimili. So, ayun. Kasi sa araw-araw kasi natin na pamimili, syempre nakasanayan na at naging kaibigan mo na rin yung mga suki mo doon. So kahit saan, kahit magkita kayo, ate, ganun. Lahat ng mga suki ko doon, yung mga ano ko, naging friend ko na rin sa Facebook. Ate, anong Facebook account mo? O, diba? Katulad din sa
Brusen, meron din akong kaibigan doon. Bisaya din. Pag mga Bisaya naman, talagang mahonta tayo, no? So, ganun ang mga Bisaya eh. Hospitable, char lang. Ganun tayo eh. So, naging kaibigan ko na rin. So, kung may mga, halimbawa, kahit hindi ako bibili doon sa, ano, doon sa kaibigan ko na Brusen, kahit hindi ako bibili sa kanila, pag ang dami ko ng bit-bit, tapos may pupuntahan ako, pwede kong iwan doon yung pinamili ko. Dahil, saglit lang, iiwan ko muna saglit. O, nakisuyuan ko. Gawa nang naging soke ko na sila. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo guys, no, ngayong hapon na to. So, sana po makarelate po kayo sa aking mga kaik-ikan, char lang. Sana makarelate po kayo sa kung ano ang naging karanasan ko. So, thank you for watching guys. Sana po naging safe po tayo ngayon, no, at sana po makabenta po tayo kahit po sa kinakaharap natin na pandemya. So, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.